Yan. Good morning, guys. So this is Mentor Edward. So medyo inais ko lang kasi medyo yung other line natin medyo mabagal yung internet natin. I don't know what's wrong, pero yan. Good morning ulit, Gilbert. Good morning to everyone. So yan. So dito na lang tayo sa page nito. Good morning, Mentor Beverly. So gamit ko ngayon yung cellphone. So medyo inaayos ko lang siya. So anyway, sabi ko nga, ang topic natin ngayon is about, sabi ko nga, yung announcement ko pala, tapos yung money magnet po natin this coming May 25, yun. Please be encourage all people din na maka-attend dun sa ano po natin, sa March 25 po. Ay, sa May 25 po. Okay, money magnet po yan. So, alam nyo naman yung mga, lalo na yung mga umaten, di ba? Alam nyo yung feelings, alam nyo yung nangyari, ano yung natutunan nyo. So, please, encouraging you to bring your people to attend. Okay? So, yan. So, naman, let's talk about, yung topic natin is, sabi ko nga sa inyo is, yung yung sinasabi ko nga yung handling, parang handling objection to eh. Is it USANA scam or but tumutuloy pa rin yung iba. Yan. So lipat na ho tayo dito. So yan, yung tatanong natin kung ang USANA ba ay scam or pyramiding. That is the common questions na may encounter natin. And that is the common perspective ho ng mga nakakausap natin. Kasi akala nila pag networking is a scam na agad. Yun ang initially reaction sa kanila. And either scam or pyramiding. Pero I always tell to my people that pag may mga ganun kayo may encounter, dapat anticipate mo na yung isasagot mo. Dapat you know already the spiel. Alam mo na yung mga bibitawa mo. Alam mo na yung mga babanggitin mo. So, yun. So, pag sinabing USANA kung scam ba siya pyramiding, napakalayo po. Ang unang-una, alamin nyo muna, ano ba yung network marketing? Diba? Network marketing is a very legitimate business system or business program. So, ito, nakadesign talaga to for people, especially pagbago. Especially those people has a chance na magkameron ng income ng maganda. So yun yung nagagawa ng network marketing. Pero pag-usapan natin ang scam kasi at pyramiding, actually ang network marketing maganda siya pero ina-abuse lang siya ng mga tao simply because they take for granted yung sistema. So madami mga scam or pyramiding. Una-una, ang masasabi mo scam ang network marketing pag wala siyang produkto binebenta. Pag wala siyang produkto na binebenta at you're just going to give money, tapos sasabihin nila magre-recruit ka, tapos bibigyan ka ng interest. Doon yun pyramiding. So, yun yung scam. So, pag naglabas ng pera, walang produkto involved, that is pyramiding or Ponzi scheme yon. So, second, kung nabubuhay lang siya sa recruitment. Okay? So, naka-base ang commission nila, base hindi sa product sale, pero naka-base siya sa pagre-recruit ng tao. So, madaming, madaming sample dyan. So, siguro bigyan ko kayo konti ng idea para maintindihan nyo. Bigyan ko yung konting idea lang para magka-about kayo, maintindihan nyo yung pyramiding or scam. Okay? So, wala ko dito yung whiteboard marker. Siguro bigyan mo yung ito na lang. So, susulat ko dito. Okay? So, para maintindihan nyo po. Okay. So, ang pyramiding, tandaan nyo, ang pyramiding, yung base lang siya, halimbawa,
Ito, halimbawa, may yung kapital nila. Yan, yung kapital. So, pag ang kapital nila, membership nila, may membership sila na worth, let's say, 8,880. Diba? Yan yung kapital. Ngayon, pag may direct sponsor yan, delikado. Bawa, pag naka-invite ka daw ng 8,800, tapos direct selling, may direct sponsor ka. Bawa, ito direct sponsor mo. Sabi nila, kikita ka agad ng let's say, 1,000 pesos sa direct. Sa bawat sponsor mo, may 1,000 pesos ka. So, yan. Ano yan? You can consider that possible na pyramiding. Kasi, according sa direct selling associations, dapat walang direct sponsor. Nakuha niyo po. So, yun yung pinaka-importante. Tapos, nakukuha lang siya sa kada pairing. Pag may pumapasok, babangga. Pag may nag-invite, may nag-invite dito, babangga. So, kikita ka ng 2,000. So, basically, nakabase yan sa mga pumapasok at wala ng repeat purchase. Okay? So, yan, pwede mong i-consider na pyramiding yan. Kaya, be careful ho. Madaming mga nagtayo ng network marketing na nagsasaraho sila because nga yung sistema nila, yung compensation plan nila is hatang-hatang nakukuha yung commission nila to recruitment lang at walang repeat purchase. Wala silang parang auto order na pwedeng bumili ulit. Diba? Ang ano na lang, basis lang nila is mag-recruit lang ng mag-recruit. So, tendency nito, diba, babaksak yung company nila simply because 8,000 lang yung nilabas na kapital nila. Pero kung madami naman pinapakita sila, so magsasara yung company nila kasi mag-o-overpay out. Kasi wala naman nagko-continue na bumibili ng produkto. Not like sa USANA kasi. Sa atin kasi ang base ng commission natin, it's madaming way. Kasi based on points. So, hindi siya based on recruitment. Ngayon, kahit kumuha ka ng tao, ang tendency, may kapalit agad na produkto. Kung titingnan po natin, yung mga scam po ngayon, o kaya yung mga pinagsasamantala ng network marketing, pagbili ng produkto, hindi pa talaga ho siya binibigay na discounted price. SRP price pa lang. So, doon pa lang, either na kahit kasi ang pyramiding or scam, pwede rin maglagay silang produkto, pero hindi talaga yung quality or hindi yung value for money. Diba? Halimbawa, naglabas sila ng produkto, worth ng product, yung worth ng membership 8,000. Ang babalik na ng product sa iyo is nasa 40% or 50% ng nilabas mo. So, ibig sabihin, ganun kamura lang yun. Tapos, the same time, SRP price pa. Eh, paano ka magninegosyo? Diba kung SRP price yun? Paano kayo kita? Paano babawi kapital mo? Doon pa lang, 8,000 na labas mo, tapos 50% lang yung bumalik na produkto. So, hindi ka pa nakakabawi doon. So, be careful doon. Yun yung mga pyramiding or possible na pyramiding or scam. Ang isang Ponzi scheme naman, yung mga investment. Yung nagbibigay lang ng pera. So, yung mga Ponzi scheme ho yan. Yan yung mga, ayan ho yan, nauso ho yan. Mga MGoldex, Bitcoin. Madaming mga pyramiding na bumaksak. Diba? Kasi pyramiding nga yung effect. Eh, yun yung minsan nagpapapangit sa industriya natin. Kahit we are legitimate na network marketing company, kaso nga lang, may mga ganong klaseng networking nina-abuse. So, na-epektuhan tayo. Nakakatawa nga eh, most of the people mas gusto nila mag-invest. Kung kailan matibay yung company, takot sila mag-invest. Pero pag mga scam, di ba, yung tutubo lang yung pera nila, they are willing to shell out money. Di ba? So, kailangan maintindihan nila doon what is pyramiding or yung legitimate network marketing. Kasi paano mo sasabihin unang-unang pyramiding tayo is or scam, unang-una, nasa, pwede mo ipaliwanag sa kanila, nasa NYSE tayo. So, papakita mo, nasa New York Stock Exchange tayo. Lumabas tayo sa Forbes magazine. Diba? Sa, we are, yung CEO natin, which is si Kevin Guest, isa siyang board member ng direct selling associations sa buong mundo, or DSA.
Di ba? Kasi minsan, ang mga ibang scam, meron silang tinatawag na, sabi nila, SEC sila, naka-SEC, pero it doesn't mean, hindi naman agad nila napapractice, hindi naman agad na mamonitor ng SEC yun. Nalalaman lang nila pag madami na nagre-reklamo. Kasi iba yung naka-register sa NCE sa yung practices na ginagawa nila. So yun, delikado rin yun. Kaya very conscious if you're going to tell to your prospect na they have to consider three things. You consider three things. Bakit pinili mo USANA? Bakit hindi siya, ano, the company background, the product, and the compensation plan. Yun po yung tatlong bagay na tinitingnan every time na na dapat mo maintindihan so that maintindihan nila na hindi tayo scam o hindi tayo pyramiding. Ulitin ko, ang pyramiding maaaring wala siyang produkto, pera-pera lang. Ang pyramiding po ay isa siyang recruitment base. Hindi ho siya based sa product base po. Di ba? Tapos ang at the same time, pwede rin consider na pyramiding pag may mga direct sponsor po. Yung nagre-recruit lang. Tapos may direct referral ka sa income. So, yun po yung possible na pyramiding or scam. Kaya, be careful din po. They are look enticing, sabihin nyo sa mga prospect nyo. But, yun po, yung mga scam na scam po yun. Pyramiding na pyramiding po yun. So, ako ilang beses na po ako nakapag-invest sa ganyan, na-involve po ako. So, kaya alam na alam ko po how to handle yung pyramiding tsaka scam. So, ngayon, ang solution ho doon para sa mga guests natin, ang pinaka-best solution ho doon is, you have a tools na papakita nyo yung tools. Pinaka-importante yan, yung mga magazine o yung mga picture. Ang pinaka-maganda ho, it's available online. So, ipapakita mo, may picture ka ng when it comes to company background nga, yun, we have our own manufacturer. Diba? So, yan, papakita mo yan. Pakita mo kayo yung videos. So, para ma-differentiate nila na hindi tayo fly-by-night na company. The doctors are recommended our product when it comes to product. Diba? The athletes are trusted our product. So, yan yung mga bagay na magbabasag sa kanila na hindi tayo pyramiding. When it comes sa company, ha, company profile. So, let them show, you show them the company profile na meron tayo. And just don't tell them. Kailangan may mga tools kang pinapakita na para yung proof na makita na hindi tayo doon. Second, kaya hindi tayo kukonsider kasi product-based na tayo and we are number one supplements, high-quality supplements yun sa buong mundo. So, ibig sabihin, di ba, ipakita mo yung comparative guide, PPD. Kaya ganun ka-importante yung tools na meron kayo. So, para yung objection sa utak nila na pyramiding tayo, nasasagot natin, na-address natin yung objections nila. Di ba? Tapos, explain mo sa kanila yung di ba, yun sa tayo, sa company about the background, yung product naman, yun yan, pakita mo yung comparative, mga athletes, sino yung mga gumagamit ng produkto, kung may mga testimony ka, di ba? Tapos paliwanag mo, yun nga, meron tayong manufacturer ng produkto. So, hindi tayo lokohan. This is a serious company. When it comes sa compensation plan, hindi tayo naka-base lang sa recruitment base. Naka-base tayo sa product movement at sustainability ng produkto. Kasi we have the quality product. So, nag-move yung business natin. So, ngayon, explain mo rin sa kanila, ako in-explain ko rin sa kanila na kasi sabi nila yung recruit, di ba, sa ilalim nagbumukha ng pyramiding kasi, di ba, yung ganito nagbumukhang triangle, di ba? Actually, pag ako may kausap, pag sinabing pyramiding yan, it's not a pyramiding, di ba, concept lang, it's a system or it's scheme na para mas maintindihan, kaya dino-drawing ng ganito. Pero kung titingnan, porque nakita nilang triangle, sabi nila pyramiding na hindi. Triangle yan. Kung sa trigo, ang trigo kasi, 3 equal side para maging pyramiding. Pero ito, it's not. It's just a concept para maintindihan ng kausap natin. Kaya pag sinabi sa inyo, naku, yan yung pyramiding, pag nag-recruit ka. So basically, di ba, pyramiding yung tingin nila. Pero kung tutuusin, ito yan.
Halimbawa, ikaw to. Yan. Pwede ka naman mangyari mag-invite ka dito, 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 mag-invite ka dito. Ngayon, tanong, pyramiding ba yan? Di ba? So, it's the same concept, pero ang pag nagkaiba lang nito, di ba, hindi siya, mas madali siya kasi maintindihan pag ganito, kaysa yung ganito. Kasi kung tatanong sa akin, pyramiding ba yan? Hindi. Di ba, spaceship yan. Tama? So, teka lang guys, ha? May nag-a-alarm ng cellphone eh. So, yan. I'm back. So, yan. So, naiintindihan nyo? So, yun yung difference natin. So, kaya malabo, maging pyramiding yan. So, it's a concept na mas maiintindihan nila. Ako ay suggest, ito, take note. Isa sa bagay na parang pag-aralan nyo, panoodin nyo yung kay Tessie Thomas about MLM. So, meron silang discussion. Sayang, dapat ay ipi-play ko sana ngayon. So, hindi ko lang siya ma-play kasi ang ginagamit ko ng iPad, medyo may problema yata yung internet connection namin ngayon. So, yung kay Tessie Thomas, I suggest watch that. Medyo isa-send ko sa inyo. Isa-send ko sa page nyo para mapanood nyo. Diba? It's a very, very interesting yung panood nyo para malaman nyo kung yung pyramiding o hindi. Okay? So, ano pa ba? Yun nga, kasi pagdating sa compensation plan din, 100% kasi value for money yung binibigay na produkto. Hindi katulad ng iba, sabi ko nga sa inyo, 50, 30 to 40% ang yung product. Tapos yung way of yung discounted, hindi pa discount, sa atin discounted na. So, kaya be conscious pag yun ang mga terms na papaliwanag mo. Ngayon, pag sinabi nila, Edward, ano yan eh? Di ba networking yan? Ano yan eh? Scam yan, pyramiding. Paliwanag mo. Again, use the rules of yung one step backward, two step forward. Di ba? Huwag mo agad sasagutin. Ang gawin mo, sumang-ayon ka muna. Yung tatag na feel-felt-palm na principle, di ba? Yun, alam mo, naintindihan kita. Akala ko ganyan din yung pagkaintindi ko eh. Akala ko ang USANA ay net at pyramiding. Pero hindi pala. Ito pala siya. Paano mo sasabi palang pyramiding ang USANA? Kasi yon sinasabi mo na yung mga background, sinasabi mo na yung product na, anong advantage yung product natin, may manufacturer tayo, nasa NYSE tayo, yung compensation plan. So, napapaliwanag mo na. So, it's very important, guys, na you have to learn about our business in and out. The background, the compensation plan, and the product. And, syempre, kailangan may tools ka. The only thing that can ma-convince nila is may nakikita sila. Kaya I suggest always bring your tools with you. Pinaka-importante po yan. Eh, maganda yan, cellphone is a very, very good tools po na pwedeng ipakita sa mga prospect. Para at least huwag kayong papayag na hindi nyo ma-address yung mga objections nila about the kung scam ba siya or pyramiding ang USANA. Tama? So, learn how to do that kasi yan yung mga basic questions na mga lagi natin lagi namin na-encounter. So, you have to have that script kung ano sasabihin mo kung yung pyramiding ba yan or scam, sinasabi ang network marketing. Ang kaya lang, na siyempre, intindihin din ho natin sila kasi it's very normal na ganun yung actions nila or ganun yung idea nila simply because that is wala lang silang idea kung ano yung meron sa business na meron po tayo. Diba? So, ipapaintindi lang po natin at paintindi rin natin bakit maganda maging option gawin ang network marketing. Yun yung nasa topic, MLM is a fulfilling career. Diba? May topic po ako noon na pwede nyong balkan po yun. Yun yung pwede nyong banggitin sa mga kausap nyo po. Okay? So, ngayon naintindihan po. Okay? So, master the script. Hindi tayo pyramiding data scheme. Ay, hindi tayo scam. Okay? So, it's a scheme. It's a system. It's a program. Paano tayo kikita ng maganda?
Okay, so intindihin niyo rin po paano bakit tayo kumikita ng malaki, kasi minsan questions nila 'yon. Bakit kayo kumikita ng malaki? Again, pag sinabing bakit kumikita ng malaki, kasi 'di ba, instead kumita yung mga retailer, kumita yung mga distributor or yung dealer, hindi na pinakita ho ng USANA 'yon. Ang ginawa ng USANA, wag na natin pakitain to, o magbayad pa sila sa mga artista o sa advertisement, they rather pay it na lang po sa ating mga distributors. Kung sino magaling mag-market, siya na lang po makikinabang. Di ba mas maganda yun? Di ba? So, kaya magbayad ng company ng ganon kalaki. Na minsan sasabihin nila, hindi kaya malugi yung company malapo. Mas nakakasave pa ngayong company kasi they spend a lot of billions when it comes to advertising. Pero through here, natutulungan na nila tayo mga distributors, mga ordinary people, to have a chance na kumita ng maganda through the business of network marketing or yung USANA business na meron tayo. Tama? So, yun yung pinakamaganda ko. Kaya pag sinasabi na bet tayo kumikita. Diba? So, yun po yun. So, learn yung background, pinaka-importante talaga po. Okay? So, questions. May mga questions kayo? Sorry ha, kasi internet ko medyo nagka-problema eh. Kanina okay naman eh. Nag-hang lang tayo kanina. So, questions po. Mentor, paano mong objection na pipili ko bumili online dahil madami nakapost ngayon? Okay. Jason, actually, yung mga nakapost ngayon sa online is hindi siya, wala siyang assurance, sabihin mo sa kausap mo. Kasi di ba nag-post na nga USANA nga nun. Wala siyang assurance when it comes sa expirations. Kung totoo ba yun? Kasi pwede naman sa dami na ng bote ng USANA, pwede nalang gawa na ng paraan dahil alam nila maganda. So, hindi liable tayo whatever happens dun sa mga guests. Di ba? Eh, tandaan mo, anything na minumura, ibig sabihin, possible na peke or may problema. Tama, ang Pilipino nakikimura. So, our part natin is to let them understand na yung mga binibenta online, hindi assured na maganda yung produkto na manandoon kung safe ba. And minsan, na-expired na. Diba? Ito yung mga hindi talaga nag-aral na sumali lang sa USANA tapos binibenta nila online. May standard kasi tayo how to sell yung produkto natin. If you want to sell it in the online, so pinost na po ng USANA yan. May mga rules. So, madami na ho kaming, kasi ako nasa ethics po ako, I'm one of the representative of USANA Philippines when it comes to ethics. So, madami na ho kaming pinatanggal ng mga nagbebenta. Madami na ho mga higher position po. Diba? Kasi bumibili ng bulk, bibili ng ano, bibili yung produkto, tapos ibibenta nila ng mura kasi hindi nga nila naiintindihan. So, tandaan mo, di ba, may mga hindi talaga maiiwasan na ganyan. Ang LB nga, madaming peke. Di ba, madaming bumibili. May mga nagbebenta, madaming nagbebenta. Pero still, ang LB is still LB. Diba? So, syempre, nakikita ang kumikita. So, ginagaya. Pero hindi naman tayo maepektuhan simply because if we're going to explain it well and educate people, magaling ka mag-educate. So, hindi ka maepektuhan dun sa mga price on. At minsan, takot na rin yung tao basta mag-take ng any products. So, lalo na binibenta. So, ibig sabihin, tandaan mo, anything na binibenta mura, ibig sabihin may problema doon. Either yung tao nagbebenta or dun sa produkto na binibenta niya. And hindi po tayo liable doon sa mga tao na yun. Okay? So, wag ko kayong makabahan sa mga ganun. Kasi pag nabenta sila, minsan, bawa yung bumili sila online. Pagkatapos nun, wala na sila mabebenta. Kasi bakit? Huminto na yung nagbebenta. Tama po? So, at maganda po ngayon, kaya nahuhuli natin sila. Kasi may mga product code, barcode. So, nakikita ko namin kung yung mga produkto talaga. Kasi minsan talaga, grabe, sobrang expired na po. Sobra talaga. So, siya, makikita mo naman yung mga product code po yan. So, nalalaman ho din kung sino yung nagbebenta. Teka lang po ha.
So, yeah. So, okay? So, wag po tayo, konti lang po sila, kaya wag po tayo mag-perfect. So, ito yung mga hindi natututo po sa business natin. Okay, DJ. Mentor, paano pwede sabihin sa possible na magsasara ang company nila? Ano po kaya possible na reason para magsara sila? Ang possible ng reason bakit magsara sila, yung iba kasi nagtatayo ng company is nagpa-funding lang naman yung ibang networking. Kaya pansinin nyo, tatayo sila, after one magsasara, pero sila din naman yung magtatayo. Pare-pareho lang. So, ang ginagawa nila, kasi nga, nag-overpay out na sila sa business nila. So, madami na nababayaran. Kasi may competition dyan. So, siguro i-discuss ko na lang some other time yung competition. Siguro, if you want, you can ask me, DJ. Pero may competition yun kaya nagsasara yung company. Second, yung supplier nila ng produkto, hindi na nakakapag-supply sa kanila. So, wala, nadidelay na yung mga produkto nila kasi nga, outsourcing sila. So, hindi walang continuity yung produkto. So, yun. O kaya, nagsasara yung company because nawawala yung mga leaders kasi they transfer to another company, transfer na transfer. Pansinin mo mga leader, may ibang networking, palipat-lipat ng company, pero sila-sila din yun. So, pag gano'n nasisira yung credibility, I always tell them, sayang kung nag-stay ka na lang, parang sa'yo sana kung nag-stay ka na lang. So, imposibleng wala kang matutunan, at least matibay pa yung company mo. Kaysa, nakailang company ka na after 10 years, parang kaibigan ko, hindi ko siya ma-recruit, paiba-iba siya ng networking. Sabi ko, nakasampung company ka na. Ako, ito, USANA lang ako. Tingnan mo ito yung kinikita ko. Ikaw, sampung company hanggang ngayon. Kikita ka lang, tapos mawawala. Magsasara yung company. So, kaya, nagiging paso yung mga tao. Kasi, di ba? Bawa, ikaw, ibang networking, nagsara, lipat ka ulit. Tapos, aalo ka na naman sa mga dati mong kaibigan. Tapos, magsasara ulit. So, maubusan ka na. Yung mga kaibigan mo, talaga mawawala na ng tiwala sa'yo. That's one thing I'm proud about our company. It's been 26 years in the industry. Di ba? So, yun mga reason ng kaya magsasara. Di ba? Yung product, wala nang supply, at yung nag-overpay out nila. Kasi bakit hindi naman talaga pinag-aralan yung compensation plan? Basta kung ano yung uso, yun yung gagawin nila. Kaya daming company talaga, everyday may tinatay yung network marketing. Kasi kung ikaw yung owner, talagang may kikitain ka talaga. Malaki instant agad. No, sometimes, funding din. Yung sinasabi ko nila. Ako, may mga kaibigan ako, mga top income earners, ibang company, nanatayo ng company. Actually, sinasama nila ako. Lately lang, meron ulit eh. Pero sabi ko hindi, iba kasi yung produkto ng USANA. Although sabi ko, pwede tayong kumita dyan, talagang limpa. Biglaan. Pero after nun, magsasara. Para hindi ko ma-atim na manloko ng tao. Ako kaya USANA pinili ko kasi yung when it comes sa quality ng product at sincerity at the vision ng company. Diba, to be healthiest, family among and in the world. So malaking vision na yun. It's fulfilling na who you are. I mean, I want to do a business na I can help people. So, kaya USANA yung pinili ko. And ayoko yung sa umpisa, kikita, tapos mawawala. So, paulit-ulit lang kung yung mangyari. Again, sabi ko nga, either mababa man ang entry or malaki man yung entry, tandaan mo, magkukonvince ka pa rin. So, pag malitang entry, madaling umayaw yung mga tao. Diba? Madaling ayawan, o kaya kung mabilis mga magpasali, so, mahirap naman i-handle. So, madali din sila mawala. So, yun yung difference ng USANA. Diba? Yun ang ano doon. Okay, DJ? Okay, next. Questions pa. Daming mentors SL ng lower sa page ko. Hindi magtuloy-tuloy ang order kasi daw meron nagsisell ng lower associate price po. So basically, yung mga ganun kasi, yun nga nasisita na yan, Dory. So yung lowering price kasi, yun nga yung mga sumasali na hindi naiintindihan, na hindi nag-guide. Madami hong mga distributor na ganyan na hindi mo naman masisisi sila kasi wala silang idea, hindi sila guided. Ang goal lang nila is mabalik yung capital nila. Actually, hindi mabalik, may bumalik. O, pag ganun, ibig sabihin, hindi nila nakita ganun ka-quality yung produkto na meron tayo. Hindi ganun kaganda. So, let's talk about yan, yung ganyan issue. Actually, that is a very simple issue lang po yan. Hindi lang na-handle ng mga downlines o uplines nila. At di naiintindihan yung business. Kaya may mga ganyan. So, don't mind them. Ako, madami rin akong ganyan. Tatanong mas mura. Sabi ko, sige, bulik ka. Pero after yun, hindi naman sinakabili. Babalik ulit sa akin. Kasi one time lang naman po yun. At yun nga, yung kung may complain sila, hindi liable ang USANA.
Kaya huwag kayo magpe-effect doon. Okay, mentor, paano encourage ulit bumalik yung mga na-scam na sabi pagod na daw sila sa mga ganito klaseng business? Unang-una sa lahat, hindi naman nila, hindi pa, bakit sila mapapagod sa ganitong business? Eh, hindi naman pa sila ginagawa. Ang sinalihan nila scam, hindi naman network marketing. Tama? And their choices kasi, di ba, na ipaliwanag mo sa kanila. Limbawa, pagod na ako sa ganyan. Let's say, eto ha, sabi nila, pagod na ako sa ganyan. Sabi mo sa kanila, kung yun nga pinasok mo scam eh, tinry mo eh, what more itong legitimate company pa. Diba? So, ibig sabihin, kaya pinasok mo yung scam, gusto mo kumita. May nakikita kang possible na may kikita ka. So, basically, kung nakita mo nung panahon na yon at sumali ka dun sa scam, what more ito, ha? Kung kailan matibay na, kung kailan may chance kang kumita, mapapasok ka pa ba? Diba? So, itry mo lang ulit. Itry mo nga sa scam, bakit itong legitimate na company hindi mo subukan gawin? Diba? It's about letting them to understand, Alex. Yun ang pinaka-importante. Okay? Ano pa? It's, ano ka rin sama? It's, okay, it's 9:16 pa. Questions pa. Good morning, Jared. Ano pa? Carlo, good morning. JR. Questions pa. Basta remember yung mga spiel. Spiel talaga ang pinaka-importante. Learn how to answer that. Kasi paulit-ulit lang naman po yung mga questions. Okay, questions. Questions pa? May mga questions, mga kapatid, huwag kayo maghiyan magtanong. Meron? Anyway, sa mga habang wala pa nagtatanong, remind ko lang yung mga events natin. Ang G2G po natin. Okay, this coming May. May 22. Okay? So, sa May G2. Reality Bites pala, April 22. So, be there. Hi, good morning, John R. David. Questions? May mga tanong po kayo? Huwag kayo mahiya magtanong. Mga leaders, questions pa. Inaayos ko yung ano ko. Good morning, Emerson Go. Let's go to Gail Gold Director. Ano po magandang sabihin sa dating may company na pero gusto gawin siya? Wait. Nagsunod-sunod naman kayo. Ano pong magandang sabihin sa dating may company na pero gusto pong gawin si USANA? Ipaliwanag mo yung difference lang. Kasi parang it's, pag sinabi sa akin kasi may company na siya hinahawak. So, in-explain ko lang yung advantage. Pero do not, ipakita mo na yung difference pero huwag mong sirain yung company nila. Okay, sabi mo lang yung anong advantage ng USANA meron dito. Bakit ito ginawa? Diba? Sabi mo lang ganun, yung kasi for sure naman, ako may mga dati akong company na nag-USANA sila. Kasi nakina-advantage sila. And unang-una, because they experience their product. Alam nyo ba, madami mga top income earners sa ibang company and the owner of the company ng mga networking are user or product. So, medyo nakano lang ako sa kanila. Ayaw lang nilang, siyempre may expose kasi may ari sila. Nakakatawa nga, may iba silang company, may ibang product, pero ang ginagamit nila produkto natin. At pag tinanong mo talaga sila, maganda talaga yung USANA. Gaganoon sila, maganda talaga yung USANA. Grabe talaga yung USANA. Matatawa ka doon. Pero, di ba? Pero may ginagawa sila ibang company.
Okay, ano po maganda yung sagot ng prospect na dating USANA? Tapos ngayon, ang sabi, ayaw na niya ng ganito business kasi daw talaga niya i-push. Hindi niya talaga daw. Explain mo sa kanila. Kasi minsan kaya naman sila nag-USANA. Minsan, yung mga different type of people. So, part din nun. So, all you have to do is explain it to them. Diba? Baka hindi lang sila guided. Tsaka, to think naman, diba? I mean, naman. Diba? Alam naman natin, kahit business or tagiging empleyado, hindi kaya tumbasan yung possible na pwedeng ibigay ng USANA. Sabi nga ni Emerson, kahit ano mangyari, hindi siya bibitaw. Kukunin niya yung pangarap niya. Madami rin dito hindi bumito, kinuha yung pangarap. Kasi, sulit talaga siya, lalo na pag naiintindihan mo at na-catch up mo yung vision na it will give you your dreams. You can get your dreams here. Kasi sa labas, talaga naman, hindi na. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ikaw bago, nakikinig ka, or nandiyan ka pa, gawa ka ng ano, ng isulat mo. Ibig sabihin, hatiin mo, gawin ko si USANA, hindi ko gawin. Isulat mo, pag ginawa ko si USANA, ito possible na magkaroon. Pag hindi ko ginawa si USANA, anong meron ako? Ano yung possible na meron ako? Ano yung pwede mangyari sa buhay ko? Diba? So, through that, yun yung pwede maging decision factor mo, bakit mo sisiresign si USANA. Kasi, kailangan naiintindihan po ng tao. For sure siya, either hindi niya naiintindihan o hindi umatin ang training niya. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Diba? Kasi sabihin niya, hindi ko linya, hindi ko napag-aral. So, madami ng objections siya, mga ganyan. So, babalik ka ulit sa objections na dapat nilang maintindihan at dapat nasagutin. Ngayon, pag nagawa mo na lahat, ayaw ulit, ang principle pa rin, go to the next. Okay. So, hi again. Mentor, nabasa ako. Ask ko lang kung tama. Ang bilis. Sorry yan, nakamano-mano ko eh. Alleged MLM primary earnings compensations selling a particular product or service to retail customer. Pyramiding scheme, primary compensate member. Tama. So, mamaya isa-send ko po sa inyo yung kay Tessie Tomas para maintindihan nyo po yun. Send ko rin dito para alam nyo po. Okay? So, good morning, mentor. Ano po maganda sabihin pag sinabi po na nakita na niya yung happiness niya, fulfillment sa life niya? Di niya daw kailangan. Dami na rin kasing kilala na niya nag-USANA pero di naging successful. Sabi mo gato, unang-una, it's nice kung nakita niya, 'di ba? Kasi 'di ba, yung fulfillment. Pero minsan ihukayin mo pa 'yon kasi I doubt na fulfillment, 'di ba? When it comes saan? Happiness, dahil there comfortable, 'di ba? And ginagawa lang nilang contented sila. Ginagawa lang nilang happy sila kasi sabi ko nga, 'di ba, wala naman simpleng buhay. Lahat yan, complicated. It's a matter of return. And pag sinabi naman nila na ang dami ko kilala nag-USANA, pero di, ilan sila na hindi naging successful. And bakit ka magpo-focus sa mga hindi successful na tao to think, ikaw yung tipong tao, gusto mo maging successful. So, di ba, ano yung pinapakinggan mo? Di ba, pinapakinggan mo mga hindi naging successful? Tinanong mo ba, bakit di sila naging successful? Bakit di nag-work sa kanila? Di ba may mga reason bakit di nag-work? And ito lagi kong sinasabi. Di ba? Sabi nila, hindi naman lahat dyan nagiging successful. Pero sabi ko sa kanila, tama ka, hindi naman lahat. Pero tanong, lahat ba nang gumraduate? Lahat na ba nag-aral, nakagraduate? Lahat ba nakapag-empleyado, nagiging successful? Lahat ba nagtayo ng negosyo, nagiging successful? Hindi rin. Tama. Mas madami nga hindi. At least, no, mas madami may chance. Kasi bakit? Meron proven and tested na maging successful. Meron lang formula na para maging successful ka. Ang importante, you are in the right vehicle to achieve your goal. Yun, ganun mo ipaliwanag siya. Okay? So, kailangan maging ano kayo. Yung talaga yung mind setting is very important na parealize sa kanila. Kasi ako, I doubt, sasabihin nilang fulfillment and happiness. Hindi, ginagawa nilang contented. They are contented and comfort. Ayaw nilang mali sa comfort zone nila. Yun lang yun. Okay, next. Questions kayo. Ay, sorry. Hey, Lorena, good morning. So, questions kayo po. Ha, magsasend ako ng ano ha, ng tawag doon yung
link para dun sa ano, wait lang. Paano approach mo yung mga na-i-income na sa ibang networking? Basically, yan, hindi mo agad matatanggal yan, Arnold. Yung mga kumikita na, kasi kumikita pa yan. So, timingan mo lang. Timingan nyo lang. Kasi pag umi-income, never ho pwedeng paalisin yung taong umi-income. Diba? Except na lang, meron silang emotional issue when it comes sa company nila or sa mga ano nila. Pero, i-search mo kung talagang umi-income sila. Kasi minsan, dapat ipakita nila kung kumikita sila. Kasi minsan, hindi naman sila kumikita, sinasabi lang nila. O, pag sinabi pinakita yung income, sabi mo, do you think deserve yan? Paano kung pwede mo makita ay pa mas mabilis yan? Willing ka bang makinig? Yung mga ganun. Doon sila. Yun ang pwedeng panahon. Pero ako pag ganyan, timing lang. Hindi ko sila priority, pero I always contact sa kanila. Tapos para pag dumating to the point na, na ready na sila, mapapa-join ko na sila. Kasi hindi pa sila ready that time. Nahanap ko yung ano, guys. Yung Tessie Tomas. Yung pyramid yun. Para i-send ko sa iyo. Yan. Anti-pyramiding. Okay? So, i-share ko po sa inyo para makita nyo kung anong meron po. Ito, para maintindihan nyo po yung, kung pyramiding o hindi. Yan. So, sinend ko na po sa chat box. Panoodin nyo lang po yan. Para may intindihan nyo kung ano yung pyramiding and yung scam. Okay, tapos babanatan naman natin ang about yung Susana yan. Ayan, magandang video po yan. Panoodin nyo po yan. Yan, link na yan sa baba. Okay, so questions pa. Mga questions pa po. So, it's 9:27. So, again, thank you very much sa mga viewers. Hope you learn a lot. So, pasensya na ho. Medyo may technical problem tayo ngayon. Pero I always make sure the show must go on. And I know you are willing to learn and excited to learn about our business. And remind ko lang po, please add all your distributors, new members, to be part of this page. Kasi malaking bagay po ito yung page nito. Nabibigyan ho ng updates yung mga downlines natin at kayo mismo. And I will try my best to share my knowledge sa inyo, pero ang bottom line pa rin po, ang pinaka-importante, hindi naman po sa nalalaman mo. Ang pinaka-importante is yung kung ina-apply mo yung nalalaman mo. Have the confident enough to do your business. Have increase your belief and have this what? Have this what you call yung right mindset po. Kasi remember, whatever you think, it will become ikaw. Okay, so be careful po. Be careful sa iniisip po natin. And never let other people influence you. Lalo na when it comes sa discouragement. Ayun, tinuturo ko sa anak ko yan. Hapon nga tinuturo ko. Kasi sabi niya, gusto niya kung siya daw, boboto niya daw si Katnok. Di ba may mention ng ano. Sabi siya, bet mo binoto? Kasi po yung sabi ng auntie namin. O kaya yung pinakinggan niya lang. Sabi ko sa kanya, dapat bago mo malaman kung boboto ka, dapat alamin mo muna yung buong facts o yung stories. Huwag kang boboto dahil sinasabi ng iba. Dapat learn how to vote on your own because of your belief and yung confident mo dun sa tao na yun. O sabi ko, it's the same thing din sa negosyo natin. Diba? Huwag ka basta mag-influence. Lalo na kung alam mo naman, yung advices niya, hindi naman yun ang gusto mong puntahan. If you know kung ano yung gusto mong puntahan, fight for it. Ang pangarap po, hindi siya binabaliwala, pinaglalaban ho yan. Hindi yan pinaglalaban sa mga taong negative, sa mga taong nag-discourage. Diba? Kaya never give up. Never ever give up. Kung gusto mo maging successful sa buhay, hindi yung option ho gumive up. But ang option mo lang is to grow up and master it sa business. Believe me, may pera ho dito. Believe me, makukuha yung pangarap mo. Kasi hindi ho isa lang naman ang kumita dito. Ang dami na hong kumita. Ang dami na yung mama. All you have to do is to learn and develop yourself and do your best everything, every day, every single day. Diba? And mangarap ka ng gising. Be excited always to your futures. 10 years lang po to. Diba? Sinasabi ko 10 years, pero you can get it in 2 years.
you can get it. Pero sa 10 years naman, pag diniretso mo ito, di ba? In your wildest dream, yung mga mararanasan niyo po. Okay? So, pasensya na ho sa technical problem. Hope you learn a lot. We are not a scam. We are not a pyramid. We are a legitimate company. And it's a billion-dollar company. Kaya be confident enough sa negosyo na meron ka. Ang paka-partner ho natin is NYSE. Listed ng NYSE. So, huwag ka matakot na i-share sa kanila. Diba? Dapat sila yung mababara o mananahimik. Kasi ganun kaganda yung company na meron po tayo at ginagalawa. Be confident sa business mo kasi this is your time and your break to change your life. Ngayon lang to. Once lang to binibigay. Huwag ka maging losers na katulad ng iba. Diba? Na nagpapamember lang pero wala naman ginagawa. Diba? And bukas siguro yung topic ko yun. May naisip lang ang topic. Para continuation ng pag-uusap natin. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Subscribe yung channel natin, 111OC. Like the page of OCH. Tapos attend all the training. It's Wednesday. Hope sana mag-auto-order dyan. Naka-set up na po. Set up nyo ba? Sa mga nagtatapusan ng PPS, never, ever, 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 ever na hindi mo makuha yung PPS. Tapusin nyo po yung PPS nyo. At second, tapusin nyo yung PPS ang downline nyo. See you soon sa training. And next week ko, Holy Week, it's nice to get list all your prospects at set an appointment po. Okay? So, maraming salamat po. This is Mentor Dwight. And to my Isabel, yung mga downlines ko na may meeting ho tayo mamaya. See you at 11. Yung mga ka-meeting ko po. Okay? So, God bless po. Ako po may directs. Mamaya po may ipag-pray niyo po yung prospect ko mamaya. I have my direct prospect po mamaya. Okay, so maraming salamat. Thank you. And hope you learn a lot sa mga icons sa iba-ibang lugar. Let's make things possible po. Okay? Let's make things difference in our life. Okay? Let's get rich together. Ang Budapest natin, let's get travel ho tayo sa Budapest. Diba? Yan na tayo mapagod ngayon year. Next year ho, travel tayo. Tadada natin travel yung sarili natin. Okay? So, maraming salamat po. Good luck for this week. Never get zero. Kasi, di ba, zero will not, result always will tell you kung nagtrabaho ka, kung may na-improve ka pa. Di ba? Income ka, at least minimum $100. Okay? Tapos gawin mo consistently. Tapos, tsaka natin aim yung pinakamataas. Okay? So, let's go gold. Let's go emerald, ruby, diamond. Diba? So, pagtulungan po natin. Maraming salamat po. This is Mentor Dwight. Thank you. God bless you all.